Ayan, medyo maulan lang ngayong araw pero mag-aana tayo ng ano ng septic tank or pos negro. Magbubuhos na tayo ng foundation niya or yung kanyang foundation. Ayan, ito na yung bakal na ready na yung bakal niya. Ayan, ilalagay natin bakal. Ayan, 12mm yung gamit natin na bakal para doon sa kanyang ano dowel or yung patindig niya. Tapos yung paano niya is 9mm lang yung pahalang niya or horizontal, guys. Yun, yun, naghahalo na sila ng semento. Tapos pinaprepare ko lang yung sa septic tank yung sa baba kasi yung naghukay tayo, tapos gravel bedding, tapos lagyan ko ng ano ng bakal doon sa ibabo ng ano nung gravel bedding. Yan, puntahan natin yung septic tank, guys. Okay, yan, so mag gravel bedding na tayo para paglubos sa semento, hindi sa mismong direkta sa lupa. Lagyan ko na siya ng bakal, tapos yung ano natin, yung dowel. Ayan, okay na naman halos yung ating septic tank dito. Yun. Tapos yun, bubusan mo natin yung foundation para after natin mabusan is ano, tsaka natin yung pagtigas, tsaka natin ang asintahan. Kasi yung foundation muna na natin, guys. Ayan. Yung gravel bedding, tapos kuha ang bakal na palatag din sa baba. Ito na yung ating ano, guys, yung ating magiging bakal. Ayan, nakatali na ito din sa kantuan. Tapos yan, dalawang bakal dito, tapos yung ating dowel nakatali ng ganyan, guys. Yan, ang pagitan nga pala ng bawat ano is ginawa ko lang 70 para talaga matibay kasi wala man tayong poste or beam or ano column dito. Dinamihan ko na lang yung ating ano, yung ating dowel, guys. Yan, dikit-dikit na lang halos yun, tapos yun, tatali ko na rin isang yun. Then ganyan lang yung ating ano, yung forma ng bakal. Ayan, tapos bubuhusan na natin to. Ayan, mga ano, ibubuhus natin is 20 cm yung taas. Ayan, para talagang matibay-tibay. Tapos iangat lang natin to konti para ano, kain talaga sa gitna yung ating bakal ng ano, ng halo semento. Ayan, tapos bubuhusan namin. Kaya pinabubusan ko na ngayon para ano, makatigas na siya. Then bukas is makapag-asinta na ng hollow blocks kasi hindi masyado maganda yung panon. Yan, no, naulan. Nangyayari sa amin is naabala or patigil-tigil. Yan, guys, nakabuhos na tayo ng pundasyon ng ating ano, septic tank. Ayan, para bukas matigas na siya, makapag-asinta na tayo ng hollow blocks. Yan, sabay na rin natin yung ating dowel. Yun, tapos sa pagitan nga pero nito is yun, 70 lang pagitan ng ating dowel. Yan, tapos yung magiging horizontal na bakal niya dito is every 3 ano, layer ng hollow blast or kada 3 patong. Yan, nag-asinta na kami. May isang araw nag-boost kami ng pundasyon ng septic tank. Bali ito, ito yung halo natin. Punta mo tayo kasi patigil-tigil yung tarbakan ng gawa ng ano. Hindi minsan maganda pa, kumbaga naulan lagi. Tapos kaya gumawa na lang ako ng barracks para kahit umulan o mag ano, hindi babasa yung semento. Yun, asinta na kami. Baba tayo. Ay, dito sa baba, yun, ito yun, nag-asinta kami. Bali, nakakatatlong patong pa lang kami. Ngayon lang araw pa lang ito, itong patong namin ng ano. Ito, pangatlo na to. Kasi kada 3 CHB or hollow blocks, maglalagay na ako ng pabalagbag. Tapos ito, ayan, yung dowel natin is dudugtukan namin. Or dudugtukan ko na ng halos 1 meter. Idudugtong natin na ano. Para, kasi kaya 1 meter lang, para abot natin yung pagsusuot ng hollow blocks ulit. Ayan, ito. Ayan, 3 chamber ito. Ito, isa dito, isa dito. Ito yung magsisilbing, ano, digestive chamber. Dito yung galing sa toilet bowl or sa water closet. Dito ang patak una. Tapos maglalagay tayo ng overflow na T dito sa division na to. Papakita ko rin yon sa update natin dito sa video ito. Yan, maglalagay tayo dito ng T papunta dito sa leaching chamber. Itong isa, T ulit, leaching chamber yon, yun. Tapos yung ano ito, pwede rin naman dito tayo maglagay ng air vent, pero dito tayo maglalagay ng air vent sa ating ano, sa malapit sa water closet. Yan,
Ito lang yung ginagawa mo namin. Nag-aasinta muna. Tapos, naantay ko matapos yung alaw. Ang bali, nag-aasinta ako. Tapos, isa lang yung nag-aabot. Dadalwa kami ngayon. Yan, kasi patigil-tigil nga gawa yung panahon. Buti nga ngayon, napagbigyan kami. Yan. Lagay na akong tolda dito. Pagbigyan kami, yun, a minute in it. Yun. Para, maano to, matapos na yung asinta nito. Yan, guys. Yan nga pala, guys. Yan. Kada tatlong patong, maglalagay tayo ng ano, horizontal na bakal. Yan. Ito yung horizontal na bakal. Kung baga ang tawagin, balagbag. Or naka-horizontal na bakal. Bali, kahit 9mm, okay lang. Every 3 layer or kada tatlong patong ng hollow blocks, maglalagay na kayo ng ganyan. Yun. Hindi ko nang malimutan pakita sa inyo kasi dito sa side na ito nakakasinta ako. Tapos, pag nag-asinta kayo ng ganito, naka-interlock. Pag sabi naka-interlock, ito. Yan, kahit ito. Pasok ito, ngayon ito nakalabas. Pagdating naman dito, ito na may nakalabas, ito na may nakapasok. Ayan. Mas maganda, naka-interlock bawat side. Ayan, guys. Yan yung gagawin nyo para sure nyo yung tibay ng inyong ano, sa post negro. Ngayon yung iba, may alagyan ng post eh. Yung pag sobrang laki talaga yung post negro. Ngayon, ito naman di ganun kalaki, kaya okay lang naman. Matibay din naman yung ganyan, guys, yung naka-interlock, guys. Tapos may balagbag naman tayo. Tapos makikita nyo yung mga dowel natin. Every 60 cm. 70 talaga. Ngayon yung ibang 60 cm. Ganito. Ito kasi, mula decision chamber na to, 1 meter lang naman siya. Ngayon, ginawa ko na. Nilagyan ko sa gitna. Yan. Kaya pumapatakyan yan. 50 cm nga lang eh. Yung ganyan. Tapos yung medyo 150 cm sa yun. Dalawa na. Yung sa 150 itong chamber to, itong digestive chamber. Yan. Tapos update ko kayo ulit pagka ano, yung habang tumataas to, guys, para makita nyo. Ngayon, nakaka 5 patong na tayo ng hollow blocks. Mula doon sa foundation, guys. Isang foundation, tapos yun. Bali, 6 na. Kasi may isa pang nakabaw na hollow blocks dito eh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Dalawa yun. Kasi nagbuho ko ng lupa eh. Bali, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Kasi nagkaltas ako ng ano, kaya natabunan pa yung ilalim. Pero, babuwasan ko pa yan. Nagkaltas ako gawa ng ito sabit, guys. Oh, doon sa hukay. Yun. Medyo, doon sa ilalim. Kung ba yung hukay nila pa loob. Ito na, guys, yung ating ano, septic tank. Yun. Naglagay na rin ako ng PVC para sa overflow nitong first chamber. Yan, papunta sa second chamber. Yun yung overflow. Yung overflow niya, nakatitayo dun, guys. Then, yun, diretso siya pataas. Kasi yung flooring nito, is dito pa, yun. Lampas sa flooring yung ating, ano, yung clean out niya, yun. Kailangan, lampas siya para pagbubuksan niya dun, guys. Diretso siya pataas ng flooring niya. Umaga, lapit tayo. Yeah. Yan, ito yung flooring niya, ta. Dito. Ito, tapos ito nakaangat ng konti doon sa atin na para mabubuksan nyo to, guys. If ever na kailangan nyo buksan nyo yun. Tapos may extra manhole pa siya dyan. Papakita sa inyo pagtatakpan natin itong ating ano, septic tank. And, yun, mas mataas dapat ito. Susunod ng overflow. Then, yung ating in is dun manggagaling. Galing na sa water closet na, guys. Yan. Tapos yung ano ito, air vent. Dun tayo maglalagay sa malapit sa may water closet. Yan. Tapos, ito nga pala required na ngayon kasi yung flooring ng bawat chamber is cementado or concrete na. Meron siyang flooring. Di compare dati na ginagawa natin minsan ano, yung wala siyang flooring, kumbaga lupa lang, naglalagay lang tayo ng gravel. Ngayon, required na na meron tayong flooring. You know. Kaya, nung nag-uulan, yan, itinigan siyang tubig. Yan ang i-record nyo yan. Kasi ito inspection ni po ng municipal engineer namin dito, guys. Yan. After nito, tsaka palag namin siya pwedeng takpan. Kung tama ba yung, sinod ba yung namin yung laki nito. Is, laki nito kasi is 150 yung width. Ayan. Tapos yung next chamber is 1 meter. Then other chamber is 1 meter again. Ayan. Wala akong nasunod ba gayon. Tapos kung concrete ba na palitadahan. Tapos yung overflow, tama ba? Yan. Kasi dati, yung iba, binubutas lang ngayon. Ano na nila na kailangan ganito na meron na siyang tea. Yan, tea. Naka-overflow na ganyan. Para yung salin ng ano, from first chamber to second chamber hanggang second, third chamber is tubig na lang talaga yung
papasirin sa sa kanya, may iwan dito yung ano, yung mga dumi guys, ayan, sa first chamber. Yun, tapos may manhole siya. Yung manhole is, ang required is minimum yung 40 by 40 centimeter kung baka siya yung tao. Tapos another chamber is meron din tayong ano, manhole, then another chamber may manhole rin. Yun, balihin muna yung update natin dito sa ginagawa ating septic lang dito guys. Amin, pagtatakulog nito papakita ko sa inyo, tapos yung paglilinya ng ating ano, ng ating from water closet papunta dito sa ating septic tank, tapos isa pa rin yung ano, paglagay ng air vent guys. Ayan, at yun muna guys, dito update natin. Ayan, at maraming maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa video natin, sa walang sawang pagsuporta nyo sa channel natin at sa main channel din natin na House Doctor Tutorial guys. Ayan, at maraming maraming salamat po. Sana po ilagay mag-ingat and God bless po sa inyo lahat guys.